Hi everyone! Nag-grocery si Damir kasi nagpunta siya ng gym and tinatamad akong mag-gym. So, siya lang yung nagpunta and siya na lang din yung nag-grocery. Nagpunta siya ng Tesco tsaka ng Marks and Spencer. Pakita ko sa inyo yung mga binili niya. Sinendan ko siya ng mga list ng mga bibilin. Pero, ang dami pa rin niyang dinagdag. Every time talaga na mag-grocery siya mag-isa, ang daming dagdag dun sa mga lista ko. So, yung mga nandun is ito, Fairy Dishwasher Pods. Tapos, Ariel Laundry Pods. Tapos, nagpabili rin ako ng Lenore. Kaso, wala yung favorite ko na Orchid. Yung color gold. So, ito na lang yung binili niya. Nagpabili rin ako ng Domestos. Tapos, nagpabili rin ako ng Dettol. Tapos, ito, bumili siya ng dates. Balsamic vinegar para sa salad. Grapes. Dalawang blueberries. Then, bumili rin siya ng mixed feta stuffed peppers. And then, rice, eggs. Tapos, nagpabili rin ako ng isang minced beef at saka isang minced pork. And of course, pork belly. Tapos, tatlong pizza. Kasi pag minsan, kapag mabilisan lang, ini-stock lang namin siya sa freezer para pag minsan, mabilisan, meron kaming maluluto agad. Kasi mabilis lang to, mga 10 to 15 minutes lang sa oven. Ayun, meron ka ng pagkain. Tapos, bean bags. Tapos, bumili rin siya ng hindi ako nagpapabili nito. Bumili siya ng sunflowers. Lately, ngayong summer, hindi talaga ako bumibili ng mga flowers. Pag winter, doon ako madalas bumili ng flowers. Kasi, parang ang dull or ang gloomy, nakakapagpa-colorful sa bahay. Kaya hindi ako bumibili ngayong summer. Pero ayan, bumili siya. Sunflower. Pastel de nata. Portuguese tart. Ham. Ice cream. Bumili rin siya ng bao buns sa Marks and Spencer. Frozen cherries, sausage rolls, figs. Tapos mga bread. Some bread. Saka mga bread rolls, apat na ganito. Nilalagay namin siya sa freezer para hindi agad masira. Kasi hindi naman namin agad lahat nakakain. Tapos here is more fruits. Pears, green apple, chili, red apples, cucumber, oranges, more oranges, pang juice, garlic, sweet corn, and then lettuce. Tapos meron dito, ang bigat eh, toilet rolls, tapos meron pa dong mga water. And ayun lang, I think nasa baba pa siya, meron pa siyang ibang kinukuha sa car. Hi everyone! Lalabas ako today. Busy si Damir, so ako lang mag-isa yung lalabas. Maghahanap ako ng mga pangregalo. And also, dadalhin ko na rin yung laptop ko. Kasi meron akong video na i-upload. And medyo mabagal kasi yung internet ngayon dito sa bahay. So, ayan, siguro pupunta na lang ako ng Starbucks or ng Costa somewhere para mag-upload niyan. And then after, magsha-shopping, maghahanap ng mga pangregalo. And then lang, sasuotin ko tong jacket ni Damir. Wala lang, parang feel ko lang siya. Kasi light lang siya. Parehas din siyang gray. And yung trouser ko is gray din. Tapos, ayan, suot ko lang tong Gucci A sneakers ko. And this top is from Naf Naf. Ayan. So, gray and pink tayo today. Nandito na ako sa Starbucks. I just ordered cappuccino and panang chocolate. At nag-upload na rin ako ng vlog. Mabagal yung internet nila dito, kaya hindi ko natapos yung pag-upload. After Starbucks, nagtingin-tingin na ako ng mga pangregalo. At nakabili naman ako ng dalawang items. Thank you! Nagtingin-tingin din ako ng mga shampoo and conditioner. Gusto ko kasi sanang palitan yung ginagamit ko currently. Pero hindi ko sure kung anong bibilin ko. So I decided na magbasa or manood na lang muna online ng mga reviews. So next time na lang.
I went to another cafe para ituloy yung pag-upload ko ng vlog dahil nga hindi ko natapos sa Starbucks. And luckily, mabilis naman yung internet nila dito. So, in just 20 minutes, natapos na yung ina-upload ko. And then, I went to Chinatown after. Bumili lang ng mga Asian food. For lunch, I decided to go to Shoryu dahil miss ko na ang ramen. Before, Shoryu is my favorite ramen place. Pero nag-iba yung menu nila, kakaunti na lang yung mga dishes. Kaya hindi na ako madalas pumunta dito. Pero today, I want to eat ramen, so dito tayo sa Shoryu. Nag-order lang ako ng Origin, Tonkatsu, and Coke. To be honest, parang hindi na talaga ito yung Shoryu na nagustuhan ko before. Parang hindi na ganun kasarap ang ramen nila. Nasa bahay na ako, pero hindi ko na ipapakita yung mga pinamili ko kasi nga pang ano siya, pang regalo. Itong mga pang regalo na to, para siya sa family ko sa Pilipinas. Kasi uuwi ako ng Pilipinas. Pero hindi ko na lang muna sasabihin ngayon kung kailan. So ayan, kaya nag-iipon na ako ng mga pang regalo or mga pang pasalubong sa family ko. So ayun, nakapag-upload ako ng video finally. Nung una nagpunta ako sa Starbucks, pero sobrang bagal ng internet nila doon. So lumipat ako ng cafe, pero bago ako lumipat ng ibang coffee shop, oh, nag-shopping-shopping, nagtingin-tingin. Tapos ayun, meron akong dalawang nabili na pang regalo. Ayun, after nun, pumunta ako doon sa isang cafe, 200 degrees. Coffee, yung pangalan ng cafe shop. Tapos doon ko na ano, na-upload yung video finally. So meron akong video or new video tonight. Nagpunta ako ng Chinatown pero nagbili-bili lang ako ng mga pagkain. Kailangan ko na magluto kasi nagugutom na si Damir. Actually, meron pa kaming leftover na adobo last night. And ako, hindi naman ako gutom kasi nga nagpunta ako ng Shoryu. Nag-ramen na ako. Yun, gagawa rin ako ng juice para sa kanya. And then, ayun, hindi ko na ipapakita ng mga ano, puro mga pagkain lang naman. Meron ako nabiling sitaw. May nabili ulit akong sitaw. Nagpunta rin ako ng ano, nakalimutan kong bumili ng, ano yun, yung tray para sa banana bread kapag nagbe-bake. Kasi yung ganun ko, nasira na. So, kailangan kong bumili ng bago. Kasi gusto kong sanang mag-bake ng banana bread na may chocolate. Nagtingin din pala ako ng mga shampoo and conditioner. Gusto ko kasing ano, palitan yung shampoo tsaka conditioner ko. Kaso hindi pa ako nakapag ano, hindi ko alam kung ano yung bibilin ko. Hindi pa ako nakapag-research kung anong maganda. Gusto ko sanang humanap ng shampoo tsaka conditioner na healthy sa buhok. Magsasaing lang ako. Kaunti lang yung sasaing ko. Gusto din daw ng pizza ni Dami. So maglalagay din ako or magluluto sa oven. May nagsabi na parang ang hina daw ng boses ko. Kasi alam niyo ba, hindi ako makapagsigaw-sigaw dito or makapag-hello po, mga ganun. Kasi nahihiya ako sa mga kapitbahay namin. So, kapag nagsasalita ako, ano lang, tahimik lang or hindi ako yung sobrang excited na excited kapag nagsasalita. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Ayun, kaya ganito lagi yung boses ko. Parang ano lang, mahinahon lang. Anyway, lalagay ko na to sa oven. Gagawin ko na ng fruit juice si Damir. Nasabi ko na before na sobrang hilig talaga sa fruits ni Damir and also fruit juice. Pero hindi kami bumibili ng mga bottled juice sa shop kasi it's full of sugar at kung ano-ano pa. Kaya gumagawa na lang kami ng fresh juice sa bahay. Good morning! Another day! Tatanggalin ko yung mga curtains for dry cleaning, pero yung mga chiffon muna. Yung dalawang makapal na white, next time, kapag na-dry clean na yung mga chiffon.
para hindi maiwan na walang curtains dito sa living area. Pasensya na sa itsura ko. Kakagising ko lang. And tinanggal ko na agad yung mga cortina. So, nandito na sila. Apat. So, apat yung ganitong size. Yung parang door size. Tapos, dalawa naman yung dito sa living area. Mas malaki. Dalawang mas malaki. So, 6 lahat sila. Ipapa-dry clean kasi namin. Kasi medyo matagal-tagal na rin nung huli namin itong pina-dry clean. Ilang buwan na rin. So, ayan. Hindi ko pa alam kung saan ko siya ipapa-dry clean. Pero, ayan. Tinanggal ko na para ma-push na talaga na mapa-dry clean. Kasi lagi namin pinag-uusapan recently na ipapa-dry clean. Pero, hindi nga namin alam kung saan. Kasi yung last na lagi namin pinapa-dry clean na malapit lang dito sa amin. Nag-close na ayun. Kaya hindi namin alam kung saan namin ipapa-dry clean to. Kaya yung mga ibang damit din namin na kailangan i-dry clean, ayun, mga nakatambak, naghihintay din kung saan namin ipapa-dry clean. Nagawa ako ng banana cake. Banana chocolate cake. Pero this time, maglalagay din ako ng chocolate powder. Hindi lang yung choco chips. Ito, maglalagay ako ng cocoa powder at saka choco chips. Hindi ako nakabili ng tray kung saan ibibake to. Pero yung luma na lang yung gagamitin ko, okay lang yan. Ayan, 1 cup of flour. And ganyan naman, maglalagay na ako ng cocoa powder. 1/4 cup. Siguro mga 2 cup nito. So half. Ayan. Ang bango ng ano? Cocoa powder. And then mag-a-add na rin ako ng sugar. Siguro mga 2 spoon lang ng sugar para hindi masyadong matamis. Yung totoong ano, banana cake na recipe, ang daming sugar, mga 1 cup of sugar, ganun. Pero pag ako, kaunti lang nilalagay ko. Tapos, baking soda. Yun, pwede na yun. And then, vanilla extract. Paubos na to, oh. Buto na lang may bago ako. Yung bago na lang yung gagamitin ko. Hindi ko alam kung pwede pa to eh. Ay, ayun. Expired na pala. Buti na lang tinignan ko. Expired na pala siya. Ito na yung dry ingredients. Doon naman tayo sa wet. Yung banana ko, hindi ko pa na mamash. Actually, ano eh, medyo bago-bago pa tong saging ko. Hindi pa yung talagang hinog na hinog. Pero dahil gusto ko nang gumawa ng banana cake, hindi na ako makapaghintay. Hindi ko na siya hihintayin mahinog pa. Pasensya na kayo kung may maingay. Yung washing machine naka-on. Naglalaba rin ang ate nyo. Wala nang sukat-sukat to. Kasi talaga pag gumagawa ko ng banana cake, wala nang sukat-sukat. Parang lagi naman okay yung gawa ko. Kahit na hindi na ako nagsusukat-sukat. And then egg. Ayan, okay na yung wet ingredients. Tansya-tansya lang talaga ako. Hindi naman kasi ako magaling magluto or mag-bake. Lalo na mag-bake. Parang banana bread nga lang yata yung alam kong i-bake. Pero natatandaan ko sa side ng mama ko, ang gagaling nilang magluto. Natatandaan ko nung bata pa ako kapag fiesta, tiga Kabanatuan kasi kami. Yung mama ko, tiga Kabanatuan. Yung papa ko naman, Bohol. Tapos, ano, ayun, kapag fiesta sa side ng mama ko sa Kabanatuan, natatandaan ko, one day before ng fiesta, ang dami na nilang hinahanda. Yung tita ko, ang dami ng mga hinihiwa, binabalatan, hinihiwa ng mga vegetables and meat. Parang ang dami na nilang hinahanda. Tapos magaling pa siyang magluto ng mga kakanin, yung kalamay, mga ganun. Leche flan. Kaya ayun, magaling yung side ng mama ko sa luto-luto. Pero ako, hindi ako magaling. Ayan, isasama ko na yung, magsasamahin ko na yung dry at saka yung wet ingredients. Parang natutunga lang ako magluto nung ano eh, nung nagpunta ako ng UK. Kasi parang walang magluluto sa akin. Tapos miss na miss ko na yung mga Filipino food. Parang wala akong choice kung hindi matuto. Yan, halo-halo lang. Yan, pakita ko sa inyo.
Mamaya ako na ilalagay itong choco chip sa ibabaw. Kasi habang binibake, bumabagsak din naman siya. Ayan, nalagyan ko na rin ng butter yung tray. Dito ko na lang siya lulutuin. Wala kasi ko yung maliit lang, pang banana cake talaga. Sasalin ko na siya. Wait lang, pakita ko sa inyo ngayon ginagawa ko. Ayan, hanggang ngayon lalagyan ko na siya ng choco chips sa ibabaw. And then later, after mga 10 minutes, dadagdagan ko na lang siya ulit later. Ito na siya. Ibe-bake ko na siya for 30 minutes. Actually, ano, tignan-tignan na lang din kung okay na. Kung hindi pa, pwede naman dagdagan na lang. Nadagdagan ko na yan ng chocolate chips. Pero dadagdagan ko pa siya ulit. Ayan, nadagdagan ko na ulit siya ng chocolate chips. Ibe-bake ko siya ulit ng another 20 minutes. Banana bread is done. In total, 50 minutes ko siya binake. Papalamigin ko lang muna siya and then later itatry ko na siya. Nag-order kami ng burger for... Is this dinner or merienda? Lunch, dinner, merienda. Everything na. Ano siya? Korean burger. Tapos nag-order din ako nung fries nila. This one, ano lang, plain. Tapos yung isa, yung loaded. Ayan. Tapos ito yung burger. Classic. Tapos yung sa akin, ano, Korean yung in-order ko. And then, isang Coke to share. Let's go, let's eat. Maybe it's spicy for you. But if you want, I can give you a ketchup. Just a little. Just a little. Ang cute ng box nila. Ta-da! Maraming beses na rin ako nakapag-order dito. Seoul Kitchen. Korean siya. Korean chicken. Pero laging in-order namin is burger and fries. Look how big it is. Yung mga burger ngayon, sobrang lalaki na, no? Yung parang nagpapataasan sila, nagpapakapalan. Meron akong napanood, parang kay Gordon Ramsay yata yun eh. I forgot, parang sabi nila, dapat daw yung burger, hindi ganun kakapal. Dapat daw yung makakain mo pa rin siya ng pag kinagat mo, lahat makakagat mo. Hindi daw dapat yung sobrang kapal. Alam niyo yung mga burger na sobrang taas. Anyway, first bite. Gordon Ramsay. Is it Gordon Ramsay? Yes. So I'm right? Yes. We watch it together. Anyway, kakain lang muna kami. And yeah, enjoy ko muna yung burger ko.